Dati po, manicurista po ako kay ano, manicurista po ako ni Ma'am Michelle Aboites. Sino pa? Si Mrs. Romulo. Romulo ano? Minchita Romulo. Kasi si Babsi. Babsi. Lupis. Ay, taray. Babsi. Si Ma'am Babsi at saka si... Ganito po. Ako gumawa. Kailangan naging hugasan, di ba? Yan, nagkano tayo, nagtitikil. Tapos, ipupush mo siya. Ipupush. Yan, ipupush. Ah, hindi. Kasi tapos na to kasi kung isa-isain pa natin mo siya. Yan, hugasan siya, hugas. Tapos, babrasan siya. Wala na kasi akong gamit eh. Kasi wala na nga akong gamit. Mahanap ko lang din nagawa ko ngayon kasi di na ako nagsiservice kasi kanya. Nagtitinda na ako ngayon sa City Motors. Hindi na ako nagmamanicure. Ay, hindi tatawagan ko, mami. Hindi ako pwede sa ano kasi. Nagtitinda na ako. Ilan po ang sahod mo pag sa isang tao? Ay, 500 po, up and down. 500 ang bigay nila sa akin. Si Ma'am Michelle, 1,000 yun. May tips yan, 500, 1,500 lang. Yun yun. Mabait sila sa akin, ako. Nakapag-aral mga anak ko, tulong nila. Si Ma'am Michelle. Dati kasi, mga Amerikano ang customer ko sa Ayala. Naririnig ba ako? Siyempre, mahal magbigay, yun ang mahal ko. Pag may nagpapasyempre sa atin na mga Pilipino, hindi ko binibigyan ng ano, halaga. Ano, natapos na yung kontrata, 250. 150, up and down. Up and down. Samantala, pag foreigner, 500, binibigay sa akin. Maganda kasi sila magbigay. Mababait. Ayun, hindi na ako nagmamanikal sa Ayala kasi kitchen nila. Tinatanggal ko po yung cuticle, pero kung hindi masyado makapal, huwag na natin, ano, huwag na natin ikat para hindi ko mapal. Yun ang advice ko sa inyo. At pag ganyan na, hindi pa sanay sa ingrown, huwag nang tanggalan, huwag nang ikat na gano'n, huwag kasi magkakaroon ng ingrown. Pero na lang, kung nasimulan na laging kinakat, ayun, lagi mong tatanggalan na always. Lagi mong forever na yan, ingrown ang ingrown yan. Kaya kung yung mga baguhan na hindi pa masyadong tinatanggalan, huwag na. Push na lang sa kakaunting tanggal na cuticle. Isang beses na hindi naman sa kanakay? Oo, depende kung may ingrown kayo. Kailangan, may technique din yan pagtanggal ng ingrown. Kasi pagtanggal ng ingrown, hindi naman talaga masakit. Masakit din unti, pero hindi katulad ng hindi marunong magtanggal, talaga masakit. Pero kung marunong ka magtanggal, hindi masakit. Kasi may technique yan eh. May technique yan kung paano tatanggalin ang ingrown natin. Okay, sir po, nawawala. Ano ba yan? Ito po, sa Alsamuri, ang laman, di ba? Nakapasok na yung laman doon. Iaangat mo ito ngayon, pero hindi mo idadiinan ito. Ito lang. Tatanungin mo siya kung masakit. Yan, yan. Tapos, ano na yun eh. Matatanggal mo na yung kuko sa ilalim. Ang laman yan dito. Pag natanggal mo na yung sa ilalim na yan, yung laman na nandito, babalik na yan dyan. Gagaling na siya. Pero pag ginawa mo na, hindi mo pa rin natanggal yung kuko sa ilalim, hindi yan gagaling. Kasi parang tinik yan eh. Parang tinik. Pag hindi marunong gumawa. Wala ngayon yung matito. Hanap ko eh. Ngayon kasi wala naman siyang ano. Tap-tap lang ng ano. Titikil niya. Paano, palabas para makita mo. Pag ganyan na wala naman ingrown, hindi na dapat ikat yan para hindi dumala. Hindi ko tanggalin mo eh. Kapag gusto mo? Pangit niya. Isang beses na lang eh. Ay hindi, ganun rin lang. Tanggalin mo na yan dati. Ay, tiyodalin ko rin. Pwede rin kung gusto nang, depende rin sa may-ari niya kung gusto niya pa patanggal. Kaso, sinabihan mo na siya, napuras na sinat mo yan. Water. Tapos, you put cuticle remover. Yan ha, yan ha. Tapos, push pa rin. Yan. Yan ha. Yan. Maano, kailangan laging magan ang kamay mo. Yan, pag push. Kasi pag masakit yan, nakupan na yung aray mo yan. Eh, simple tayo, sanay na tayo. Yan, magan ang kamay. Hindi ba? Yan. Huwag padiin nyo nga kasi makakayod yung nails. Kailangan nyo maano lang magaan. Yung ibabaw lang ang mga. Yan. Batayan nyo na po magano? Pwede rin. Pumunta sa bahay. Or sunduin ka na lang? Pwede rin. Kaso hapon lang ako pwede kasi magtitindang ako ng pagkain sa City Motors. City Motors. Maraming gugutumin doon pag hindi ako magtinda. City Motors saan po? Sa Ayala Labang. Sa may ano,
harap ng SNR sa Puti Road, Nissan. Yan, sa may Nissan. Doon ako nagtitinda. Nagrarasyon lang ako ng pagkain. Importante lang naman dito sa mga dito eh. Kasi pag hindi sana yung tatanggalan ng ano ganito, maghangil siya eh. Tataas yung skin gaganon yun. Sakit noon. Kaya dapat nga, kung manipis yung dito niya, huwag nang ikat, yung cuticle niya. Pabayaan na lang ganyan yan. Pero na lang kung sanay na sa manicure, lagi nagpapamanicure, eh, talagang laging tatanggalan yan. Sanay na yan. Yung payo ko lang sa mga bago pala ngayon, push lang tapos kunting tanggalan sa mga side. Mga side lang. Kasi madali kumapal. Pero pwede ka rin mag-cut. Kunti lang. Nakalabas lang. Kasi akala nyo ang dumiting na, pero kung tutusin, hindi talaga yan ano, madumi. Palak ka. Hindi mong babasahin para malambot. Ma, bago ba to yung mga labay doon? Ma? Oo, may bago yung labay. Alin mo? Lagi mong tatats. Lagi mong ano yun kung may naiiwan. Patayo. Ano mo naman yun kung may naiiwan? Adi, sona, sa el. Adi, sona, sa el. Adi, sona, sa el. Importante lang naman dito, tapos dito talaga ingat-ingat ka dyan pag mga baguhan. Kasi masakit yan, manipis yan eh. Ang parte dito manipis. Kaya hindi ka marunong, sugat talaga yan lagi. Kasi itong mga ano natin, masilan, malambot. Bakit ba kinatanggal yan? Pwede na tayo sa pa, kasi pag fire naman na lang na to eh, papail mo na lang, ganyan. Good ka na lang nila. Sana may natutunan kayo ha. Don't forget na wag na mag-cut ng nails ng ingrown. Kay pangit. Habang buhay nyo, paghihirapan niya, magdudusa kayo. Okay. Ayan.